Mag-start na kaming magsalang ng popcorn. Yan yung unang step. Lalagyan ng mantika yung pinakakaserola niya. Te-turn on natin yung heat para uminit siya. Ang ilalagay niya ay mga dalawang takalan. Kasi hindi siya pwedeng madami. Turn on yung heat. Then yung turn para umikot. Ganito siya guys. Umiikot siya. Naikot yung loob niya. Tayin natin siyang mag-pop. Pag naluto na po yung popcorn, isasalin po namin sa isang malinis na parang Tupperware, lalagyan niya para po pag nilagyan namin ng cheese, pwede siyang haluin. Takalugin namin para mahalo ng mabuti yung cheese at konting asin na ilalagay. Pag naiahon na namin siya, lalagyan namin siya ng konting-konting asin lang para magkalasa siya. Iodized salt po yung gagamitin natin. Ayan. Then lalagyan po natin ng flavor. Cheese, yung mabenta po kasi dito ay cheese. Tsaka karamihan ng mga nabili ng popcorn, ang request po nila ay cheese flavor. Ayan, then kakalugin po natin siya para pantay yung pagkakamix ng asin at ng cheese. Yan. Pag napansin natin na kulang pa yung cheese, pwedeng lagyan pa siya hanggang uulitin uli yung process, kakalugin para magpantay yung lasa.
i-shake po natin uli para pantay yung pagkakamix. And after na makumpleto yung ingredients niya at na lasahan namin na masarap na siya, ilalagay na namin isa-isa sa plastic. Dapat ang plastic na gagamitin ay yung makapal para maganda siyang tingnan. May mga plastic kasi na parang malabo ang pagkaka-plastic at malambot. Hindi siya magandang paglagyan ng mga nalutong popcorn. Ipunin namin dito. Siyempre, malinis dapat ang kamay ng gumagawa bago namin gawin. Malinis ang kamay. Ang ginagamit namin pansandok ay yung stainless na pangsandok para malinis siyang. Yan. Bali, uubusin namin yan. Then, magluluto uli ng panibago hanggang sa maubos yung 2 kilo. Pagkatapos namin siyang takalin, i-sealed namin siya ng maayos dito para hindi sumingaw yung freshness niya. Ayan guys, sinisealed na namin isa-isa ang nagawa naming popcorn. Oh, 9:16 bisyong. Ay, 16. Uy, kalina. Nakapulot ako nga pala isa.